Sa mga pinapakita, no? May nakita tayo since 2008, ikaw ay nagta-travel na kasama si Sheila. 2008, 2009 hanggang 2024, magkasama kayo ni Alice, no? Lagi kayong magkasama eh. Parehong airline, parehong airport, parehong lugar yung pinanggalingan ninyo at parehong lugar yung inyong nilapagan. Tanong ko, dito sa maraming lakad ninyo at alis ni Alice, sino pa yung nare-recall mo na kasama ninyo sa mga lakad at travels na ito? May siguro minsan kasama yung tauhan niya. Sino tong tauhan niya na ito? Si tauhan ni Alice. Kaya nga, sino siya? May lalawa sekretary po. Katari? Sekretary. So, assistant o sekretary? Hindi mo siya kilala? Alam ko siya yung... Kilala ko siya. Opo, kilala ko siya. So, anong pangalan niya? Pwede hindi po ako mangit. Other than the secretary of... Sen. Joel, if I may interject. Please, please. Bakit hindi mo masagot in hearing yung tanong ni Sen. Joel kung sino yung dalawang sekretary? Pwede sulat ko na lang sa papel yung pangalan niya? Kung pwede naman, isulat mo na ngayon please yung pangalan ng dalawang sekretary para makita namin ni Sen. Joel at iba pang mga senador. Pakisulat mo na ngayon, Ms. Sheila. Salamat. Pakituloy ang pagsagot sa mga tanong ni Sen. Joel. Bingo. You have the floor, Sen. Joel. Bingo to. Salamat, Sheila. I appreciate. Nagbago ulit ang paningin ko sa'yo na nais mong makatulong at nais mong magkaroon ng malinis na konsensya. May relasyon ba si na Mayor Kalugay at si Alice? Magkasosyo din ba sila sa business? Kilala niyo ba si Mayor Dong Kalugay? Si Mayor Dong kilala po. Kilala niyo? Paano niyo siya nakilala? Kinain kami sa isang restaurant. Nagkita kayo sa isang restaurant. Anong kailan 'yon? Hindi ko matandaan kasi ilang taon na po eh. Ilang taon na? Ilang taon na mula nung nagkita kayo sa restaurant? Before pandemic ata. Before pandemic, so bandang 2019. Siguro. Mga 5 years ago. Siguro po. Anong okasyon bakit kayo nagkita sa restaurant nung bandang 2019? Sumama lang ako kay Alice po. Sumama kay Alice. So, si Alice ang may kilala kay Mayor Kalugay. Opo. Then, pinakilala kayo ni Alice kay Mayor... Ni Alice kay Mayor Kalugay. Opo. Okay. Anong okasyon kung bakit kayo sinama ni Alice sa restaurant at pinakilala kay Mayor Kalugay? Ako po. Sumusunod lang ako. Parang malalim talaga yung links mo sa SWAL. Sumasama lang ako sa sumasama. Kanya. Sa pagkaalam nyo, Ms. Sheila, dahil sinama kayo ni Alice sa restaurant noong bandang 2019, ipinakilala kayo ni Mayor Dong Kalugay, may relasyon ba sina Mayor Kalugay at si Alice? Ito ang latest update sa kaso kay dating Bambantalak Mayor Alice Guo na di umano'y nasasangkot sa illegal na aktibidad sa ating bansa. Ibinuking na ni Sheila Guo sa pagdinig ng Senado ang di umano'y tunay na ugnayan at relasyon ni dating Bambantalak Mayor Alice Guo at ni Mayor Dong Kalugay ng SWAL Pangasinan. Napagalaman rin na may negosyong Aliceil Aqua Farm sa SWAL Pangasinan ang kombinasyon umano ng pangalang Alice at pangalan ng alkalde ng bayan na si Lisildo Dong Kalugay. Sa patuloy na pagdinig ng Senado patungkol sa mga ilegal na pogo sa bansa, tinanong ng ilang senador si Sheila Guo kung sino ang kanilang malaking koneksyon o tumulong sa kanila ni Alice Guo para makatakas ng bansa.
Ngunit nakiusap siya na isulat na lamang umano niya sa papel ang pangalan ang nagproteksyon sa kanila at nang maibigay niya ito sa mga senador, ito ang kanilang nabasa na labis na kanilang ikinagulat na tila halos malaglag na ang kanilang mga panga. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito na tiyak na ikakagulat niyo. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Simpleng at basic na tanong lang ako para lang malaman namin kung ano ang naging dahilan kung bakit pumunta dito ang Guo family. Paano sila napasok sa mga iba't ibang negosyo. So, unahin ko kung anong year ka dumating dito sa Pilipinas? 2001. Sino kasama mo at that time? Ako lang po. Ikaw lang mag-isa. At nasabi mo during the last hearing natin na pinapunta ka dito para magtrabaho kay Guo Jiangjong, no? Kay Daddy. Tawag mo Daddy pero hindi siya tunay na tatay. Hindi mo biological father, no? Hindi tunay na tatay. And sino si Lin Wenyi? Tita ko po. Asawa ba siya ni Guo Jiangjong? Partner niya. Ha? Partner. Partner. Okay. And si Lin Wenyi, nanay ni Alice Guo? Ang alam ko ang nanay ni Wesley. Nanay ni Wesley? Si Lin Wenyi? Opo. Sino ang nanay ni Alice Guo? Sabi ni Daddy, isang Pilipino pero hindi ko kilala. Sabi niya, isang Pilipino? Huwag ka magsisinungaling ha. Dahil meron kaming mga record. Oh, hindi po. Sabi kasi ni Daddy. Sinabi ni Daddy na ang nanay niya ay Pilipino. Okay? Na isang Pilipino. Na isang because Pilipino. Sino yun? Sino yung Pilipino na yun? Yung natanong ko, sabi niya, wala na. Anong wala Dati na? Dati pa. Maliit pa lang siya, wala na. Wala na. Mm-hmm. So, sino ang, si Lin Wenyi, ang anak niya, si Wesley. Opo. Ilan ang anak ni Lin Wenyi? Tatlo, yung isa nawala sa Chenya. Tatlo, isa nawala sa Chenya. Yung isa si Wesley. Yung isa? Kuya niya. Kuya si niya. Seaman, oh. Si Seaman. Nasaan si Seaman? Siguro nasa China po ngayon. Nasa China siya ngayon? Siguro po. Okay. And si Seaman is Filipino or Chinese? Chinese po. Chinese citizen siya. Si Wesley, Filipino or Chinese? Filipino. Filipino siya. Pero alam rin namin na hindi totoo yun. I'm sure alam mo na yun. Oh, may Chinese passport ang ano niyo po. Si Wesley ba ngayon may Chinese passport? Hindi ko nakita. Hindi ko sure. Hindi mo sure? Mm-hmm. Okay. Nung pumunta ka dito, you were, narinig ko during the last hearing, 16 years old ka, 17 years old? Mga ganyan po. Saan ka nag-aral dito? Wala po. Hindi ka na nag-aral? Hindi ka na pumasok? Hindi po. Nag-aral ka ba sa China? Opo. Hindi mo alam saan nag-aral si Alice? Hindi po. Nag-aral ba siya? Hindi ko sure kasi ang alam ko meron siya homeschool. Kumaka sa bahay yata. Alam namin, meron din kaming ebidensya, hindi siya homeschool. Hindi ko po alam. Kaya huwag ka magsisinungaling. Hindi ko po alam, sir. Alam namin lahat, meron kaming dokumento. Magsisinungaling. Huwag kang susunod sa kwento ni Alice kasi alam namin may mga dokumento kami dito. So ang tanong ko, nag-aral ba siya o hindi? Hindi ko po alam. Ngayon, hindi mo na alam. Nag-homeschool sure. Siya o hindi? Hindi ko sure ha, pero ang alam ko may homeschool siya. Pero hindi ko nakita. Hindi mo. Kasi 16, nandito ako, malaki na siya eh. Pero tawag mo sa kanya ate, di ba? Ako ang ate. Tawag niya sa'yo ate. No? Anong tawag mo sa kanya? Alice po. Alice, hindi Shobe or... Hindi po. Hindi ganun, okay. Alright. And then, itong Guo Jiangjong, nung pumunta dito, ano ang negosyo niya? Ang pupunta ako dito, meron na sila
embroidery tsaka farm. Embroidery and farm. Apo. Nasaan yung embroidery and farm? Yung una lating ko nasa Balintawak. Nasa Balintawak? Apo. In farm? Nasa Tarlac. Banban po. Nasa Tarlac. At ikaw, saan ka nagtrabaho? Sa Balintawak? Apo. Sa Balintawak ka nagtrabaho? Sa embroidery po. Okay. And then, anong negosyo nila sa China? Ang alam ko, meron din embroidery sa China. Meron rin siyang embroidery sa China. Mm-mm. Meron rin siyang farming sa China? Ano? Meron ba siyang farm sa China? Wala po. Wala. Ang alam ko, wala. So, embroidery lang ang negosyo embroidery niya? Embroidery tsaka tela. Nasaan na ngayon si Guo Jiangjong? Baka sa China, hindi ko sure. Nasa China siya ngayon? Siguro po. Hindi ba kayo nagkita sa Singapore? Kita. Nagkita kayo sa Singapore. Si Lin Wenyi, nagkita kayo sa Singapore? Opo. Yung ba yung time na nagkita-kita kayo doon? I think that was July 18, tama ba? No? Nag-reunion kayo sa Singapore? Opo. Then after that, saan sila pumunta? Uwi na sila sabi, pero hindi ko alam kung saan sila uwi. Naghiwalay-hiwalay na kayo? Opo. Okay. Ano ang negosyo ni, aside from embroidery, may iba pa siyang negosyo sa China? Wala siguro. Hindi ko sure. Connected ba siya sa Chinese government, si Guo Jiangjong? Hindi ko alam. Hindi siguro po. Hindi mo alam. Connected ba siya sa Chinese Communist Party? Sa China? Hindi ko maintindi po. Konektado ba siya sa Chinese Communist Party? Konektado ba siya doon? Ano po yung Chinese na... Diba sa China may party, diba? Yung Communist Party? A party? Oo. May kaibigan siya. Hindi ko alam kung anong klaseng party ang sabi niyo. Pero konektado ba siya doon? Sa Communist Party? Hindi ko alam. China? Nung pumunta ka dito, nagtrabaho ka sa embroidery, and then sinasabi mo may farm. At nakita rin namin na si Alice pumasok sa maraming negosyo. Diba? Saan niya nakuha yung pera niya? Sa business siguro po. Sa business, anong business yung pinagkukuha? Kaya narinig mo naman kanina, no? Maraming pumapasok na pera sa kanya. Mm. Nakita rin namin, nakabili siya ng helicopter. Yung kanyang Sal-N, 200 million. No? So, nanggaling siya sa China. Diba? Embroidery negosyo niya, pero hindi namin makita sa financial statements yung kita. Pinakita kanina, lugi pa nga yung farm. So, saan niya nakuha yung pera niya? Hindi ko po alam. Hindi mo alam kung saan niya nakuha yung pera. Hindi ko po. Pero alam, pinakita ko rin last time sa iyo na treasurer ka ng kumpanya. Hindi no, at CFO ka ng kumpanya. Mm-hmm. At meron ding corporate secretary ka ng kumpanya. So, ibig sabihin, yung position mo sa mga kumpanya matataas. Hindi ko alam. Nasabi ba sa iyo ni Alice saan niya kinukuha yung pera niya? Hindi po. Hindi ko alam po. Hindi mo alam kung saan niya kinukuha. Pinapaperma ka lang ng mga dokumento. Opo. Okay. Eh, ba't ka naman pumaperma pag hindi mo alam? May tanong kasi ako. Ang sabi niya, use lang sa business. Yun lang sinasabi lang niya. Okay. And then kanina, natanong rin ng ating chairperson na meron kang aqua farm sa Suwal. No? Diba? At nasabi mo kanina, hindi ka pa nakapunta sa Suwal? Hindi pa po. Ulitin ko, nakapunta ka na ba sa Suwal o hindi pa? Hindi pa po. Oh, bakit meron kang aqua farm doon? Hindi ko po alam eh. Hindi mo alam na may aqua farm ka sa Suwal? Opo. Ang natin, may farm kami pero nasa malapit sa may Tarlac. May farm kami doon. Hmm. Ang pangalan nitong farm? At Liseldo Kalugay. Ay, hindi ko po alam. Hindi mo ba alam kung gano'n? Ano? Tatanungin ko sana sa'yo kung alam mo. Kahit ikaw yung business owner. Nakita mo, business owner. Sheila Lialgo. Hindi ko po alam to. Hindi mo alam to.
Again, huwag kang magsinungaling ha, dahil malalaman rin namin yan sa dulo. Si Wesley Guo, ano ang kanyang trabaho sa mga kumpanya? Ang alam ko, tumulong siya sa farm. Tumutulong siya sa farm? Sa which farm ito? Sa QJJ po. Sa QJJ. Tsaka yung pag mayroon iba, tulong-tulong po siya. Ang QJJ nasaan ulit? Ang QJJ nasaan ulit? Sa Bamban po. Sa Bamban. So doon siya tumutulong? Opo. At ano ang trabaho niya? Ano exactly ang trabaho niya? Exact na mismo trabaho, hindi ko sure. Kasi tumulong lang siya doon, ang alam ko. Iba-iba siguro. Iba-iba? O, palang wala siya yung exact trabaho kung ano ba, sa tulong-tulong lang po siya. Okay. Okay. Hindi ba siya kasama sa mga, kasi nakita namin na kasama rin siya sa mga negosyo, hindi ba siya malaki ang kanyang responsibility sa negosyo? Hindi ko po alam. Okay. Hindi mo ba natanong kay Alice kung paano niya nabili helicopter niya? Hindi po. Nakasakay ka na dun sa helicopter niya? Opo. Ilang beses? Isa o dalawa. Sa dalawa? Hindi mo siya natanong bakit saan niya nakuha yung pera niya to buy a helicopter? Hindi po. Hindi niya nasabi sa'yo? Hindi niya ako tanong. Ayaw ko malami alam. Okay. Alright. Sana magsabi ka ng totoo dahil malalaman rin namin to, malalaman rin namin eventually to, at nasabi nga namin nung huling hearing at ngayon na pag hindi ka magsabi ng totoo, mapafile lang ka ng kaso, no? At mas mahirap makaalis pag na-file lang ka ng kaso. All right. I'll go to Sir Sherwin, bago nyo iwan si Miss Sheila. Miss Sheila, naalala ko lang yung isang sinabi ni Sir Sherwin nung nakaraang hearing. Pumirma ka ng 96 or 97 times sa mga financial documents. So talagang nakalagay doon yung pangalan mo at yung pirma mo sa mga dokumentong iyon. Kung ginawa mo yon dahil sumusunod lang sa sinabi ni Alice, pag-isipan mo talaga kung gusto mong pagbayarin yan sa loob ng 500, 600 or 1,200 years. Dahil sa ganyang sitwasyon, no, ikaw lang napapahamak. Pag-isipan mong mabuti. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you. Sheila, may nakita ko sa notes ko, no? Ito bang si, nasabi mo kanina na tanong ng ating chairperson, si Mayor Kalugay, ay nakilala mo na siya, na-meet mo na siya? Ano ang relasyon niya kay Alice? Ang tanong ko sa kanya, sabi niya kaibigan po. Kaibigan? Wala ba silang boyfriend-girlfriend relationship? Sabi hindi. Sabi nino? Ni Alice. Sabi ni Alice hindi. Okay. So hindi mo, ilang beses mo na meet itong si Mayor Kalugay? Dalawa o tatlo, mga ganyan. Dalawa, tatlo lang. Okay. Kasi nasa embroidery lang po talaga ako. Nasa embroidery ka lang. Okay. At sumasama ka lang pag bumabiyahe ka, Alice. Opo. Saan ba kayo pumupunta? Minsan, pag may travel. Travel? Opo. Ano yun? Bakasyon? Ganyan? Oo, mga ganyan. Okay. Alright. Sige. Okay. Miss Sheila, binanggit mo kanina na si Lee Wenyi ay kasama at nakita ninyo, kasama nyo dun sa Singapore. Nung last hearing, ang sabi mo kasi kayo lang nila Wesley, ni Alice, at ni Cassandra. So, nakasama nyo rin pala si Lee Wenyi. Huli na po sila punta sa amin. Ha? Huli na sila. What do you mean huli? Ibig sabihin ba, galing sila, few days after? Hindi ko naman kasi sinabi kung sabay-sabay kayo, pero when I asked that question last hearing, sino yung kasama nyo? Kayo lang ang sabi mo. Opo. Lating kami sa Singapore outer ilan days. Pupunta po sila sa amin. Si Lee Wenyi. Opo. So sino pa? Si Lee Wenyi? Si daddy pa.
Tsaka yung daddy-daddyhan mo, no, na hindi mo biological dad. Sino pa? Dalawa lang po. Silang dalawa lang. Okay. Balikan ko ulit yung sinabi mo kanina. Sabi mo kanina na ang anak ni Lee Wenyi si Wesley. Diba? Tapos sabi ka mo ni daddy-daddy mo, nung tinanong mo kung sino yung nanay ni Alice Go, ang sabi niya, Pilipina lang. Opo. Diba? Pinaniwalaan mo ba si daddy-daddy? Ano po? Pinaniwalaan mo ba nung sinabing Pilipina ang nanay ni Alice Go? So, hindi mo pinaniwalaan. Okay. That's good. Sorry po, hindi ko maintindi. Kung diriwala ko. Kasi sabi mo, nung tinanong mo si daddy mo, na hindi mo tunay na daddy, kung sino yung nanay ni Alice, ang sabi niya, Pilipina. Opo. So, tinatanong kita ngayon, pinaniwalaan mo ba na sinabi niya na Pilipina? Kung maliwala ko, sabi niya, opo. Naniniwala ka? Opo. Kahit na meron kayo pareho ni Alice, alam mo na Chinese passport. Ako meron, siya hindi ko nakita, kaya hindi ko alam. Hindi mo alam? Mm-hmm. Sige. Tatry kong sumakay sa pambobolang hindi mo alam. Unfortunately, Alice, hindi na ako natutuwa sa mga sinasagot mo sa akin. Simula nung isang hearing, nagpapasensya ako. But at the same time, no, ulitin ko lang yung binanggit mo kanina na since last hearing, 5 oras yung biyahe from the van, from Bamban sa farm, patungo doon sa Pantalan. Pagdating sa Pantalan, may maliit na boat. Doon sa maliit na boat, 5 oras ulit sa maliit na boat. Mga ganyan po, mga 4 or 5 hours. 4 or 5 hours pagkatapos, malaking boat. Opo. Diba? Yung bago ka sumakay ng malaking boat, na 4 or 5 hours na sumakay ka sa maliit na boat, bago ka sumakay dun sa malaking boat, wala kang nakita, napansin dun sa iyong paligid. Alam kung saan yon, gaano ka katagal doon sa lugar na yon bago sumakay sa malaking boat. Pagdating ba nung maliit na boat, doon sa lugar, sumakay kayo kaagad-agad doon sa malaking boat? Opo, sumakay kami po agad. Matilim kasi gabi na po. Agad-agad yon. Pagdating na pagdating, nandun na yung malaking boat. Opo. Diretso na kayo kaagad. Hindi kayo kumain, hindi kayo nagkape, diretso na. At sabi mo, pagsakay mo doon sa malaking boat, pumunta kayo kaagad doon sa ibaba, ilalim, kwarto. Yung kwarto na yon ay sama-sama kayong tatlo, di ba? Binanggit mo kanina kay St. JV. Yung kwarto na yon, air condition yon na... Hindi po. Sheila, hindi. Hindi air condition. At doon sa malaking barko na yon, may nakita kang mga fishing nets, etc. Ilang araw ka doon sa malaking boat na yon? Pag hindi ako nakakamali, basta 3 or 4 days. 3 or 4 days. Pagkatapos nung 3 or 4 days na yon, bumaba ka, pagbaba mo, diretso ka ba kaagad doon sa maliit na boat? Hindi, may hintay lang sandali. Hintay sandali. Gaano katagal yung sandali? Kalahating oras? 1 oras? Wala, siguro wala kalahati. Basta sandali lang po. Sandali lang. Tapos sakay na kaagad doon sa maliit na boat. At doon sa maliit na boat, ilang oras marahil bago mo narating yung Saba? Mga 3 or 4, mga ganyan. 3 or 4 hours. Mga 3 or 4. So, kulang-kulang, Sheila, the whole time, no? Mula doon sa 5 oras, pinag-uusapan namin dito on the sidelines si Senator Win, Senator Risa, Senator J. Go, di ba? Hindi mo ba man lang naisip? Kasi mahirap din paniwalaan, Alice, na hindi mo maisip na may kalokohan, may kriminalidad kayong ginagawa. Lalong-lalo na kung hindi man ikaw, yung mga kasama mo na nagtatago. Hindi po, kasi... So, datingin mo, natural yun? Yung sabi niya, well, Alice kami, hindi ko alam, wala ko handa na talaga saan kami punta. Akala ko kasi, punta lang sa labas sandali, babalik ka po. Hindi ko po talaga alam. Alice? Sen Joel, if I may interject, kahit nung pag-take custody ng Senate sa inyo dito, Sheila, may dala kayong mga bag. May dala kayong mga bag, mga gamit. So, ako po wala. At pera pa. Wala po. Meron po na, po kami na ito, inventory po ng Philippine authorities na nag-receive sa inyo ni Cassandra Leong dito sa Pilipinas, sa, for the record. Opo, sa Singapore po. Hindi lamang. Dito, pagdating ninyo sa NAIA. Opo, meron. Sheila, uulitin ko yung tanong ko.
sumakay ka 2 beses sa helicopter. Nakita mo kung gaano karangya ang buhay ni Alice Go na tinuturing kang ate. At mamaya tatanungin ko yung pagiging close ninyo dahil last hearing sabi mo hindi naman kayo close. Pero nakasakay ka dun sa chopper. Maghihintay ka ng 5 oras sa van ng gabi para sumakay sa isang small boat na another 4 hours. Sasakay ng malaking boat for another 3 to 4 days. Sasakay ulit ng maliit na boat at sasabihin mo sa amin dito sa Senado. Senado ito, hindi ito perya. Para sabihin mo at kumbinsihin mo kami na hindi mo alam na tumatakas itong mga ito. Hindi mo alam na may mali kayong ginagawa? Hindi mo alam na involved kayo sa criminal activities? Alam ko man ay ang gawa namin, pero huli na po. Kasi yung una talaga hindi ko alam. So the entire time na bumabiyahe ka, hindi ko alam. Alam niya na mali. Huli na po. Hindi, St. Joel, napansin ko lang, first time na inamin ni Michelle na at a certain point, alam niyang mali yung ginagawa nila. Kailan mo na-realize na alam mong mali yung ginagawa ninyo? Huli na po. Na kailan? Yung dating nasa dagat po ako. Saang part? Kasi mahaba yung dagat. Mayroong 5 hours yung sa malaki. Sakay ako sa malaki. Sa malaking boat. Doon mo na-realize. Ayun nga, Sheila. Sabi mo nga, nahihilo ka na eh. Doon sa dagat, di ba? Pero bakit mo kailangan gawin yun? Eh, billionaire yung kasama mo. May chopper, may... Kaya po, natanong ko sa kanya kung saan tayo talaga punta. Ang sabi niya sa akin, wag daw ako tanungin. Kaya nga, pero sabi mo ngayon, na-realize mo during that time na may mga maling ginawa kayo o sila. Ano yung na-realize mo? Kayo, kasama ka, o sila lang? Ano po yung sabihin? Hindi ko makuha. Sabi mo kasi kanina, nung nasa malaki kang bangka, opo, na-realize mo na may mali sa ginagawa niyo. Yung duda ako. Ang siguro, tuturuan kita ng Tagalog, taga-Bulacan ako eh. Okay, pag siguro, ibig sabihin, hindi ka sigurado. Sure. Okay? So, tatanungin kita ulit. Sabi mo kanina, naisip mo na, na may mali na ginagawa. Baka, opo. Baka, hindi baka. Hindi sure. Oo, ang baka ay siguro sure. Din. Oo, siguro po. So, which is siguro. Which? Siguro po. May mani na kami. Siguro pa? Pagkatapos opo. Mong maranasan yung gano'n? Opo, kaya tanong ko nga siya kung saan talaga kami punta, tayo punta. Sabi niya, wag daw ako tanungin. Basta, sama ka lang. Alam mo, Sheila, alam na alam mo, Sheila, na may kalokohan, may kriminalidad, kung bakit gano'n, ba't aalis ng gabi? Ayaw mo pa nga sabihin sa amin dito kung sino yung mga tumulong sa inyo. Hindi ko po alam eh. Kaya nga, ako muna. Pwede ako muna. Okay, pagka, po, sorry po. Pagka na lang tinanong kita tsaka ka. Sorry sagot, po. Okay? Alam na alam mo yun na may tumutulong sa inyo. Maaaring hindi mo kilala pero alam na alam mo. Kami ngayon dito sa committee may mga kaalaman na impormasyon. Kaya gusto namin sabihin sa'yo, Sheila, na... Kailangan mong magsabi ng totoo dahil mahihirapan ka na makabangon pag ikaw ay nasakdal na at pag pinarusahan ka na, sabi ng mga matatanda sa Pilipinas, hindi ko kasi alam kung talagang tunay kang Pilipino, eh nasa huli ang pagsisisi. At minsan, pag huli na, wala ka nang magagawa. Binanggit mo kanina na yung... pinupuntahan mong trabaho na embroidery sa Balintawak? Tama po ba yun? Yung una dating ko. Yung unang dating mo sa Balintawak. Yung Balintawak na embroidery, yun ba yung kumpanya ninyo na QW Embroidery? QJJ, yung una hindi QJJ, po. QJJ, I mean. Opo. Yun na yun. Opo, pero hindi yung pangalan. Ah, hindi, ibang pangalan. Iba po. Pero nung lumipat ka from Balintawak, saan ka na nagpunta? Nalipat kami sa... Sa Marilao ba? Hindi po. Lipat kami sa... Valenzuela. Valenzuela po. Oo, katabi lang halos yun. Magkatabi lang. Balintawak, tsaka Valenzuela. Opo. During those times, saan ka nakatira, Sheila? Sa embroidery lang po ako palagi. So, dun mismo sa lugar. Mm-hmm. Dun ka lang nakatira. Kailan ka lumipat ng Marilao?
Hindi ko matandaan kung ano tao. Siguro, may 10 taon na siguro. May 10 taon na sa Marilao. At dun sa Marilao, sa embroidery ka rin. Opo. Naninirahan. Opo. Yun yung QJJ embroidered pa rin. Okay? Natandaan mo, nung last hearing, sinabi ko sa'yo, Sheila, sa Marilao, dyan din yung warehouse ninyo. Mm-hmm. Tapos sabi mo, anong warehouse? Yung warehouse na yun, ang QJJ na ibinihagi sa atin ng authorities, and if we can show the picture, can we show the picture here? Hindi mo alam yun kasi nasa sal-en ni Alice Go yun eh. Ayan, yung sa Marilao. Is that the one in Marilao? Yeah. So, hindi mo alam yan? Yan yung Bulacan? Oo, Marilao. Opo. Diyan ka nakatira? Opo. So, bakit mo sinasabing hindi mo alam yung lugar sa... Hindi mo iniisip na warehouse yun, yung ganung kalaki na embroidery ba yun? Parang... Opo, embroidery po. Mm-hmm. And dito, sa embroidery na ito, corporate secretary ka. Ayan. Corporate secretary ka, di ba? Alam mo yun? Opo. So, alam mo. Opo, na pero hindi ko alam kung ano yun. So, do as corporate secretary, yun. Sheila, pirma ka rin. Ang pirma kasi, marami kang pipirmahan dyan. Opo. Okay, so alam mo na pumipirma ka. Madam Chair, na let it be placed on record na alam niya na pumipirma siya as corporate secretary. Samantalang nung mga nakaraang hearing, wala siyang alam na pinipirmahan. Binanggit mo na hindi kayo close ni Alice, pero klarong-klarong close na close kayo kasi ikaw ang napili niya sa dami ng tao sa mundong ito. Ate, samahan mo ko, nalulungkot ako. At hindi ka magtatanong kahit anong paggawa ko sa'yo, papirma ko sa'yo, hindi ka magtatanong. Kaya close kayo, Sheila. Tama ba ako? Opo. Tama ako, close up kayo. Kasi nung last time na tinanong ka ni Senator Grace po, ang sabi mo, hindi kayo close. Sorry po. Magkano ang sweldo mo sa kanya sa dito sa embroidery na ito? As corporate secretary. Hindi ako kuha ng sahot. May kailangan ng ako, ginuha ko kay daddy. Okay, so hindi ka sumusweldo sa kanila? Hindi po. So hindi ka sumusweldo, pero lahat ng kailangan pinig na namin, halos sa wala, no? Itong Baofu, nasa 6 billion ang mga gusaling na ipitayo, pero 25 lang, Madam Chair, yung empleyado nila. Ang Zunyuan naman, may mga villas, ilang buildings na maraming workstations, pero wala ni isang nadiniklara na empleyado. Sa SSS naman, ito, I'm talking about all these companies related to the Go family, Madam Chair. Sa SSS naman, may nakadeklara 22 employees sa QJJ Farm. Ikaw bilang corporate secretary, alam mo ba na 22 lang ang inyong empleyado sa hindi ko po QJJ? Pero hindi pirma ka ng pirma. May mga empleyado kayo na hindi inyo binibigyan ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. At sa batas ng Pilipinas, mapaparusahan kayo dito, no? Itong Baofu naman, mula sa initial na 25, naging isa na lamang yung empleyado doon sa SSS, Madam Chair. Doon po sa 17 na kumpanya, 3 lamang ang may nakadeklara na manggagawa. Tingnan naman natin yung Pag-ibig. Sa Pag-ibig, under the law, kailangan po meron ito. Sa 17 na kumpanya, 2 lamang ang may empleyado. 4 lang sa QJJ Farm. Mapalad ka, Sheila, kung kasama ka dito sa 4 na may Pag-ibig. At 19 dito naman sa Mighty Swine. Sa PhilHealth, last na po ito, sa PhilHealth, 12 ang kumpanya na hindi man lang nakarehistro sa PhilHealth. Kaya mismong corporate secretary, right before us here in the Senate, is saying she's not even aware whether or not she's registered sa PhilHealth. At meron pong 5 lamang na nakarehistro, sa 5 na nakarehistro, sa 12, sa lahat ng kumpanya po, 2 lang ang may empleyado, Madam Chair.
40 sa QJJ Farm at 24 sa Mighty Swine. So, mamaya tatanungin ko po DOJ, PAOK, PNP, NBI, CIDG kung ano yung mga nakikita nating kaso na isasampa dito, kaugnay po dito. At kung yung mga Pilipino kababayan natin ay parte nito, saan ba sila po pwedeng lumapit para masampahan pa ng kaso, additional cases, itong Go Family. Iba't iba pang bilang ng empleyadong rehistrado, Madam Chair, at may tila baga parang may tambiolo lamang sina Alice Go para piliin sino lamang ang rirehistro sa PhilHealth, sino lamang rirehistro sa Pag-ibig, sino lamang sa SSS. Wala ba kayong ganun na Sheila, kung sino lang yung irirehistro nyo bilang corporate secretary dyan sa QJJ? Hindi ko po alam. May nakita ka bang empleyado ng QJJ na kasama mo bilang ikaw ay corporate secretary? Wala siguro, hindi ko nakita. So nagtatrabaho kang mag-isa sa sinasabi mong embroidery, ikaw lang mag-isa? May tao po doon. Ilan yung tao mo? Sa ngayon siguro mga 40 plus. 40 plus kayo. So yung 40 plus na yun, Madam Chair, ay hindi nakarehistro at hindi binabayaran o nirehistro sa PhilHealth at iba pang mga ahensya. Sabi mo, na-meet mo lang si Alice dito sa Pilipinas. Yun ba ay yung araw na pagdating mo dito sa Pilipinas noong 2001? Doon mo lang siya na-meet? Opo. Pagdating na pagdating mo, na-meet mo na siya? Opo, sa bahay po. Sa bahay at tumira kayo sa isang bahay pagdating mo? Opo. 2001? Opo. Okay. So, since then, 2001, kailan kayo nagkahiwalay lamang? Sa bahay siya pero hindi siya palagi. Kasi balik, pupunta siya sa farm, tapos bahay, balikan. Ito ay sa banban din? Opo. Okay. So, magkasama kayo sa isang bahay pero hindi kayo laging magkasama? Opo. Tama? Opo. Okay. Doon, so, hanggang kailan nangyari yung ganung sitwasyon sa inyong buhay? Simula lating ako, ganun na po. Hanggang? Hanggang ngayon po. Oo, hanggang ngayon. Ngayon hindi na siya, halos hindi na siya uwi. Kaya nga, so talagang magkasama kayo? Palagi? Hindi lang kayo magkasama palagi, I mean, pero pareho kayo ng bahay na tinitirahan. Ay, bahay niya po, pero hindi siya uwi. Okay. Bihila lang siya uwi. Nung una, sabi mo nga, hindi kayo siguradong magkamag-anak kayo, kailan mo na-realize na malapit ang inyong mga dugo? Ano po? Kailan mo na-realize na magkalapit kayo ni... Hindi kayo biological sister, di ba? Opo. So ano kayo talaga ni Alice Go? Kapatid po kami. Kapatid sa? Sa tatay. Sa tatay lang? Opo. Sa nanay, hindi? Hindi po. Okay. Nung 2008, may nakita ako dito ng mga travel records. Kayo ba ni Alice laging lumalabas ng bansa magkasama? Paglabas ako bansa, halos siya ang kasama ko. Siya ang kasama mo. So, ilang beses kayo lumabas ng bansa? Siguro, may 10-20 beses? Nakalating. 10 beses na kayo lumabas ni Alice sa ibang bansa? 2008? May 20 beses na kayong lumabas ni Alice sa meron, ibang bansa? Meron. Mga 30? 30 beses? 30 times, so. Wala siguro. Wala. Pero 20 meron? Wala. Kanina yun ang tanong ko, sabi mo yes. Ha? 20 beses, wala siguro. Ganyan. Nga ilang beses? 10 beses lang? Sige, please. Censure. Based on the BI records, 10 flights. 10 flights? 10 times. Po. 10 times. Kasi iniisip ko kasi, Sheila, lumabas din ba kayo na using a private plane? Ano ibig sabihin? Ng bansa. Gumamit kayo ng pribadong eroplano, hindi commercial flight. Pumunta sa ibang bansa. Ah, hindi po. So lagi, ting lumalakad kayo ni Alice, laging commercial flight. Commercial flight. Ibang bansa. Yung dubaan sa... Sa airport, commercial flight. Opo. So lagi. Mm-mm. Hindi mo pa naranasan sa buhay mo na kasama mo si Alice na sumakay kayo ng pribadong eroplano, maliit na eroplano, hindi ka dumaan sa regular na airport. Ano po ibig sabihin?
Sorry po. Hindi ka gumamit ng pribadong eroplano. Eh. Maliit lang na eroplano, hindi yung malaki. Hindi PAL, hindi Singapore Airlines. Nare-record ba? Palagi po, palagi. Palagi. Opo. So, hindi mo naranasan na kasama si Alice na maliit lang na eroplano, pribadong eroplano, walang masyadong customer, kayo lang. Ah, wala po. Hindi. Okay, so that's good. Sen Jolie, if I may interject lang. Nalito ako, Sheila, dun sa isang sagot mo kay Sen Joel kanina lang. Nalito yata kami pareho ni Sen Sherwin kasi sabi mo kanina lamang magkapatid kayo sa tatay ni Alice. Pero naalala ko yung nakaraang hearing, ang sabi mo ay tita mo si Lin Wenyi na nanay ni Alice. Nalaring ang totoo magulang mo, pareho ah, nasa China. Eh, yun ang sinabi mo sa unang hearing. So, ano ba talaga? Yung mga magulang mo ba ay nasa China? Tulad nung sinabi mo sa amin nung unang hearing? Or sabi itong kasi, magkapatid kayo ni Alice sa tatay? Magkapatid kami kasi sabi ni Daddy, kapatid ko yun. Pero, hindi biological na kapatid. Hindi, so, ang totoo lang po ay yung sinabi mo sa unang hearing na ang parehong magulang mo ay nasa China. Yung nanay ko? Nanay mo at tatay mo ay nasa China. Oh, that's how... Tama? Opo. Pareho. Nanay mo nasa China, tama. Tatay mo nasa China din. So, hindi kayo magkapatid sa tatay ni Alice, tama? Kapatid tatay Alice, hindi siya tunay na tatay. Ano po? Kung mga kapatid kami lalo ni Alice, pero yung tatay niya, yung tatay hindi tulay na tatay ko, yung tatay niya. Tatay-tatayan. Tatay ni Alice. Yung tunay na tatay ni Alice, tsaka yung tatay ko, hindi. Iba. Ano ba? Oh, hindi po. So, tatay-tatayan mo yung daddy ni Alice? Opo. Eh, sino naman yung tinatawag mong daddy? Ano po? Siya nga. So, ano? Yung tinatawag mong daddy ay totoong tatay ni Alice? Opo. Okay, so yung sinasabi mong magkapatid kayo sa tatay ay biological father ni Alice pero tatay-tatayan mo. Opo. Yung tinatawag mong daddy. Opo, opo. Okay. Sorry po. Yes, nakakalito po talaga. Sorry hindi po. Lang ito ah, yung halos buong kwento mo. Sorry po. Salamat na, Sen Joel. Thank you, Madam Chair. So, to be clarified again, kapatid mo si Alice sa tatay-tatayan mo. Hindi mo tunay na tatay yun. Opo. So, hindi kayo talaga magkapatid ni Alice, whether sa totoong nanay mo o sa totoong tatay mo. Mahirap ba sagutin yun, Sheila? Magulo na rin. Okay, ulitin ko. Sheila, may totoong... Huwag muna tayo dun sa mga tatay-tatayan, okay? Dun muna tayo sa totoo, biological tatay at biological nanay, okay? Si Alice, may tunay na tatay at tunay na nanay. Si Sheila, may tunay na nanay, may tunay na tatay. Ito ba sa apat na ito, walang pareho? Pareho kayong pareho wala ni po. Alice na nanay, parehong nanay, parehong tatay, wala? Wala po. So, paano kayo naging magkapatid? Sabi ni Daddy. Kasi Daddy ang tawag ko siya eh. Okay. Thank you for clarifying. But, hindi ka makakalusot dun sa, kahit na may ganyang layer kayo, hindi kayo makakalusot sa mga krimen na inyong ginawa, no? All these criminal activities. Gusto ko lang puntahan yung travels ninyo ni Alice, Sheila. Dito sa mga pinapakita, no? May nakita tayo since 2008, ikaw ay nagta-travel na kasama si Sheila. 2008, 2009, hanggang... 2024, magkasama kayo ni Alice, no? Lagi kayong magkasama eh. Parehong airline, parehong airport, parehong lugar yung pinanggalingan ninyo at parehong lugar yung inyong nilapagan. Tanong ko, dito sa maraming lakad ninyo at alis ni Alice, sino pa yung nare-recall mo na kasama ninyo sa mga lakad at travels na ito? May hindi po ako mangit. Other than the Secretary of
Sen Joel, if I may interject. Please. Bakit hindi mo masagot in hearing yung tanong ni Sen Joel kung sino yung dalawang sekretary? Pwede sulat ko na lang sa papel yung pangalan niya. Kung pwede naman, isulat mo na ngayon please yung pangalan ng dalawang sekretary para makita namin ni na Sen Joel at iba pang mga senador. Pakisulat mo na ngayon, Miss Sheila. Salamat. Pakituloy ang pagsagot sa mga tanong ni Sen Joel. Bingo. You have the floor, Sen Joel. Bingo to. Salamat, Sheila. I appreciate. Nagbago ulit ang paningin ko sa'yo na nais mong makatulong at nais mong magkaroon ng malinis na konsensya. Ibig sabihin, Sen Joel, if I may interject, kaya mo, Miss Sheila, magsabi ng totoo. Kaya mo, Joel. Kaya mo, no? Other than these two, Secretary Sheila, may ilang ka pang kasama na hindi mo pa nabanggit sa committee na ito na paglabas nyo ng bansa, nakasabay ninyo sa aeroplano, kasabay ninyo umalis? Wala po. Wala, okay. So sila lang? Opo. So the whole time since 2004? Isang beses lang po. Oh, isang beses lang to, no? But I mean, yun nga, since the time na lumalabas kayo ni Alice, ito lang yung time na may kasama kayong dalawa. Isang beses po. Yung iba, wala na. Kayong dalawa lang talaga. Opo. Okay. Binsan tatlo. Oh, tatlo. Sino yung isa? Binsan si Wesley. Oh, si Wesley. Okay. Si Cassie, hindi? Si Cassie, one time sa Taiwan. Si, meron din. Oo. Oh, baka meron ka pang ibang naisip? Wala po. Politiko, kaming, wala? Kaming lang po. Politiko, wala. Kami lang po talaga. Maaaring kasama mo, pero kasama ni Alice, pero hindi mo siya kilala at di mo lang tinanong? Wala. Wala naman po. Okay. Dito na ako pupunta. Sa mga pinuntahan ninyo, example na lang natin itong dalawang pangalan na ito. Saan kayo pumunta nito? Sama sila? Sila. Thailand na to? Thailand. Thailand. Opo. 2024 na yan? Itong taon na? Last year ba? Last year okay, ba? Lang. Oh. Oh, okay. Okay lang. Wala. So, Thailand. Most likely, sure ka na Thailand? Thailand. Okay. Thailand. Okay. Dun sa Sen Joel, if I may just interject, meron lang breaking news. We've just received word that Philippine authorities are now in physical custody of Alice Go in Indonesia. At may update, speaking of yung real-time update na hinihingi sa BI, may information na she will be surrendered tomorrow sa Senate. So just para sa kabatiran ng... Thank you, Madam Chair. And let me take this opportunity to again congratulate our dear colleague, Senator Risa, this committee, this institution for taking the cudgels of... ensuring that our people will be best served, Madam Chair. Balikan kita, Sheila, no? Dito sa pinuntahan nyo sa Thailand, anong ginawa nyo sa Thailand? Bakasyon ba? Negosyo? Bakasyon. Pareho? Po. Bakasyon po. Bakasyon lang. Sigurado kang walang negosyo, walang pinag-usapang negosyo, anong pwedeng... Wala po. No? Itong dalawa na ito ay... walang negosyo ito sa na interest sa inyo? Wala po, tauhan ng yeah. Po. Tauhan lang ni? Ni Alice po. Ni Alice, okay, okay. So, yung punta nyo ng Thailand, bakasyon. Opo. Yung mga ibang lakad ninyo, bakasyon din ba yun? Opo. Lahat ng lakad nyo ba ni Alice ay bakasyon? Wala kayong pinuntahan ni isa, sa nare-recall mo, ni isa na pinuntahan na may kailangang gawin. Ikaw man o si Alice, nagagampanan ng tungkulin na may kinalaman sa inyong negosyo?
Wala po, polo, ano lang, pasyal lang po. Lahat pasyal, shopping, kain, opo, ikot. Lang. Ikot po. At anong average time na mga alis ninyo? San linggo? Long araw, limang araw? Mm-hmm. Siguro mga, oh, mga ganyan, ilan araw po. Ulit? De, yung time lang, no? At magba-wind up na ako, Sheila. Maraming salamat sa sagot nyo. Wala kayong naka-meeting ni isa dun sa mga lakad ninyo sa ibang bansa? Naka-meeting? Maaaring Chinese national? Wala maaaring wala kayong naka-meeting? O siguro hindi mo alam. Kasi minsan, siguro lumalabas siguro. Hindi naman siguro 24 hours kasama mo si Alice. Paglabas kami, halos kami makasama. Hindi pa kami nang hiwalay. Hindi kayo hiwalay. Sa banyo lang ang hiwalay. Opo, halos. So lahat magkasama kayo. Opo. Kaya alam mo na walang meeting na nangyayari. Mm-mm. Pero siguro sa telepono may kinakausap si Alice. Ay, hindi ko alam po. So wala. Hindi mo alam. So posibilidad na may kinausap sa telepono. Hindi ko alam po. Di ba? Oo. Pero posibilidad na may kinausap sa telepono. Kaya posibilidad, may posibilidad. Siguro, gagayahin kita. Siguro. Hindi ko alam. May kinausap. Yung siguro, hindi mo sure. Kaya siguro yung aanuhin ko.